Hi guys, Fix Monks here. In today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-DIY repair ng gauge panel lights. Para to dun sa mga blinking lights and dun sa mga nag-blackout na yung gauge panel lights nila. Okay guys, so may clip to dito sa taas. So ito yun, tinanggal ko na. So, iniikot lang naman yun, then hilain nyo pababa. Tapos ito, yan, hilain nyo lang dito. Dito, may clip kasi. Okay, so ayan, ganyan ako tinatanggal. So, okay ah. To pagkahila nyo dito ng clip, pag natanggal na yung clip, then hilain nyo palabas. Ayan, then ikot lang para maluwag. Okay, tapos dito mayroong tornilyo dito. Isa sa taas. Then isa dito. Ayun lang yung tatanggalin, then yung socket sa likod. So, isa, dalawa, tatlo. Pag natanggal na, hilain lang to. Tapos, may socket pa sa taas. Tanggalin din natin. So, isa dito, tapos yung isa nandito sa kabila. Ayan. So, tignan nyo na lang. Wala akong tagahawak ng camera. Okay, so yung socket na yan, para dito yan. So, pag nakaganyan, dito siya. So, may pinipress lang naman. Ayan o. Press nyo to. So, nakaganyan yan. Press nyo, then hilain pataas. Ganon din dito sa kabila. Press nyo to, then hila pataas. So, yan yun. Sa dalawa. Okay, so, buksan na natin doon sa labas. So, tanggalin natin tong Phillips screw. So, dalawa lang naman yung nakikita ko. Okay, so, ang papalitan natin is yung nakikita ko. So, meron ditong 100 tapos 16 volts. So isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, so ito yung try natin palitan. Tignan natin kung masasolve yung problem natin sa gauge panel natin. So yung blinking yung problem natin. So papainitin ko lang yung soldering gun natin. So ito yung nabili natin. Lapit natin. Tapos yung pagkabit niya guys, zoom lang natin ng konti.
So hindi po ako electrician. So subukan na natin i-DIY since DIY naman yung ano natin. Expertise natin. So ito may itim. Dapat dito rin nakatapat yan. Hindi pwedeng baliktad. So meron yung positive, negative. So ito negative tong may itim na to. Tong side na to. So hindi pwedeng magkabaliktad. Ngayon, ayan yung itatry natin. Na ihinang. Mukhang mahirap pero tingnan natin. So dito muna tayo. Try lang natin kalasan. Okay guys, so natanggal na natin yung isa. So nakakatakot lang, baka masunog yung board. Yan. So yung hindi sanay, ipagawa na lang doon sa mga gumagawa ng electric fan. So yung ginawa ko, isunog ko muna yung plastic kasi naka-cover siya. Ito. So yung hinang is nandun, left and right. So pwede naman dahan-dahanin, yun nga lang, baka masunog yung board. So ang ginawa ko na lang, itong bago ko ipatong dito, hininangan ko na. Yan. So papainitan na lang. Ito, soldering paste para dumikit agad. Actually, hindi siya didikit agad kung hindi naman mainit. So, try lang natin. Pag di kinaya, maghahanap ako ng electrician. Okay, so hindi ganun kaganda yung pagkahinang. Ah, pwede na. Ito kasi machine yung naghinang nito eh. So, tatlo pa. Thank you.
So ito kasi iniisip ko, baka matunaw ko to eh. Teka. Okay, so habang tumatagal, nakukuha natin kung paano mapapadali yung paglagay niya. So sample-an natin. So ang ginagawa ko is lalagyan ko ng soldering paste. Ayan, soldering paste dito sa gilid. Kita ba? So isusum ko na lang. Okay, then ilalim. Nalagyan na natin ng soldering wire. So tutunawan na natin dito. Pero dapat yung sa ilalim manipis. Then yung sa gilid is yung bilog na ginagawa ko kanina. Ito medyo ipa-flat ko yung soldering wire sa ilalim. Okay. Then sa gilid, lagyan din natin. Para mabilis siyang madikit. So, mangyayari is papainitan na lang natin pagdating doon. Okay, so ready na siya. Okay, so ito na hinatapos. So ito yung isang kinabit natin. Dalawa. Tatlo. Then, apat. Okay, so check natin kung gumagana. Okay guys, so itong napalitan nating apat na capacitor. So dito sa picture na to, makikita nyo may tatlong nakabilog. So pwedeng yun lang daw yung palitan natin. Okay guys, so yung mahabang socket na to, papasok natin dito. So yung maliit, syempre, itong maliit. Dito sa maliit.
Okay, so nakabit na natin yung dalawang socket dito sa taas, sa likuran. Then yung mga tornilyo, tatlong tornilyo. Tapos, since binaklas ko siya, so napagkatuan ko lang na lagyan ng konting kulay yung panel natin. Okay, so test muna natin kung magbiblink pa ba siya. Yun. So, okay na siya. Tapos, may tip lang ako dun sa panghinang. So, meron palang mabilis matunaw na soldering wire. Yung nagamit ko kasi is medyo kailangan ng mataas na temp bago matunaw. Gamitin nyo yung mabilis matunaw para mas madaling magkabit. So, yun lang guys. Napagana naman natin. Again, yung tatlong capacitor pwedeng palitan. Ginawa ko kasi is apat. So, tatlo lang pwede na yung may bilog na sinama ko dito sa video. Okay guys, so kung kaya ko maghinang, kaya nyo rin yan. Thank you for your support and thank you for watching.